your Bible in the book of Luke chapter 5. Okay? And I would like to encourage every one of you, lalong-lalo na po, yung ating mga kalagayan. Alam nyo po, hindi po madali ang panahon natin ngayon, medyo kahirapan, no? Marami pong sitwasyon na tayo natataranta sa problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa sakit at karamdaman, problema sa pag-aaral, problema sa relasyon, lalo na yung walang relasyon. Tama ba? At higit sa lahat, yung may problema naman si ba sa kanilang mga sarili. Pero alam niyo po, gusto ko kayong encourage na magkaroon tayo ng tamang perspective sa panahon nang tayo ay namumroblema. Alam niyo po ba, hindi lahat ng tao ay marunong magdala ng problema. In fact, hindi natin alam ang gagawin kapag merong mga sitwasyon sa buhay natin na mga hindi inaasahan. Sometimes we call it unwelcome circumstances. Sometimes we call it problems. Sometimes we call it difficulties of life. Sometimes we call it hardship of life. It could be persecution. You know, it could be perilous times nangyayari sa life natin. But it depends on your perspective. And sometimes I ask this question, bakit ganun? Pag may mga pangit na nangyayari, karakaraka, tawag natin malas. Tama po ba yun? Porkit may problema lang, malas na. At porkit may maganda, swerte. Ganun ba talaga ang perspective na tinuturo sa atin ng Panginoon? Kailan niya sinabing na hirap ka, sabi mo, wow, it's a miracle. Bakit? Ang hirap-hirap, it's a miracle. Wala kang madinig na ganun tao. Kasi nga, nasa ating panahon. Tingnan niyo po ang pananaw ng mga Pilipino. Ito po yung ilustrasyon para makita niyo nakakatawa yung mga pananaw natin. Bakit pag naglalakad tayo sa mga bundok, ha? Sa mga gubat, sa mga bukid, ha? Pag nakakita tayo ng mga malalaking punong nagtatayugan at ang lalaki. Ganito kagad ang sinasabi ng mga Pilipino. Naku, ang laki ng puno. Shh, tabi-tabi po sa nuno sa punso. Bakit ganun? Nakakita lang ng puno, may kapre na. Nakakita lang ng puno, may nuno sa punso na. Tingnan niyo po yung Amerikano. Naglakad din sa the same na lugar. Nakakita ang laking puno, ang sabi ng Amerikano, ang daming furniture nito. Iba ang nakikita. Say amen. Grabe, ang dami nating magagawang table, furniture, cabinet. Ang gandang puno. Ang Pinoy, tabi-tabi po, sa nuno sa punso. Bakit ganun ang tingin mo? Perspective, di po ba? Tama? Tumawag ka ng mga Indian, tumawag ka ng mga Australian, pagdikitin mo silang dalawang grupo, bigyan mo lagyan ng baka sa gitna. Sasabihin ng mga taga-Indian, oh my God, oh my God, oh my God. Yung mga Australian, corn beef, corn beef, corn beef. Magkaiba ng pananaw. Tama ba? Bakit ganoon? Bakit yung iba may kakayanan tumingin ng furniture at ng corn beef? Yung iba naman, imbis na kainin, ginawang Diyos. Yung isa naman, nuno sa punso. Tanda, baka may kapre. Bakit ganon? Perspective po yan. Napansin ko, hindi lahat ng mga tao ay marunong mag-handle ng difficulties of life. Tingnan niyo po ito. Ito po yung isang tao na nakaranas ng difficulties sa life. Ito sabi niya, one day as Jesus was, Luke chapter 5 po to verse 1 hanggang verse 6. One day as Jesus was standing by the lake of Genesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Verse 2, we saw at the water edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the net for a catch. Verse 5, Simon answered, eto na, nagsimula na yung drama.
Umiiyak si Pedro. Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Sino sa inyo nakaranas nung ganung karanasan? Yung, it's been a hard day's night. Diba? Parang Beatles. Diba? Help, I need somebody. Help, parang ganun. Naranasan nyo bang you have worked hard all night and you caught nothing? Sino rito yung mga breadwinner? Yung, nako, 15 na. Yung nanay mo nakangiti na sa'yo. Anak, lakad ka. Nay, mukhang matalas ang pangamoy mo ah. Alam ko, may paparating na pera, anak. Anak, yung ATM mo ah, baka makalimutan mo. Dalin mo na, baka. Tapos, dumaan ka na kaagad, tapos umuwi ka kaagad. Miss na miss kita eh. Nay, bakit tuwing 15 at 30, doon mo lang ako namimiss? Sino sa inyo nakaranas pagkakuha ng pera mo, yung nanay mo nakaabang na eh, breadwinner ka eh. Tapos, binigay mo na lahat ng pera, pinambayad ng kuryente, ng tubig, ng bahay, lahat, pambayad ng grocery, tapos ang dala mo na lang kakarampot at ang sabi mo, and I work hard all night, and I caught nothing. Malas talaga. Ganun ba tingin mo? Sino sa inyo sa opisina nyo, 5 taon ka na, hindi ka pa nakakakuha ng increase? O kaya para ka isang cell leader, nag-follow up ka na, nag-text ka pa, lahat, cell mo hindi umaaten. Sino sa inyo nakaranas ng ubus na load mo, hindi pa rin nagte-text back? Tama? And I text to him all night, and I don't receive any reply. Tinawagan mo, ayaw sumagot, grabe. Tinawagan mo, binuksan niya, hindi naman nagsasalita. Hello? Alam ko na, andiyan ka na. Kamusta ka na? Hello? Andiyan ka ba? Grabe, nag-umaandar yung load mo, nauubos. Hello? Magsalita ka naman, galit ka ba sa akin? Hello? Is there anybody home? Wala. Sino po sa inyo nakaranas ng ganon? Ginawa mo na halos ng dapat gawin, cell mo hindi lumalago. Nagtrabaho ka na, grabe, hanggang ngayon, ang sapatos mo, hindi umabot ng SM, SN pa rin. Ha? Sino sa inyo lungkot? Tingin mo malas talaga. Parang malungkot kayo bigla. Siguro sabi ng iba sa inyo, Pastor, parang true to life story ko yung kinukwento mo. Maraming Pilipino, they have worked hard all night, but they caught nothing. Alam nyo na rin nangyayari sa atin? Masama pa yung perspective natin, parang ganito na lang ba talaga? Alam nyo, gusto ko kayong encourage. Sa bawat verse 5, merong verse 6. Tinin nyo verse 6, ang ganda. Ha? Ano sabi ng verse 6? When they had done so, they caught such a large numbers of fish that their nets began to break. Parang iba yung verse 5 tsaka verse 6. Sa verse 5, we caught nothing. Sa verse 6, they caught such a large numbers of fish that the nets began to break. Malaki ba pinagkaiba? Ha? Yung iba kasi, nasa verse 5 na, akala niya, ang perspective niya, habang buhay, verse 5. Sabi mo sa katabi mo, my verse 6. Sino nito nagkakaroon ng pag-asa? Ah, oo nga, no. Hindi araw-araw, verse 5. Merong ano? Kahapon, I caught nothing, pero bukas, such a large numbers of fish. Sino gusto makaranas ng verse 6? Ano ba perspective mo, verse 5? Alam nyo, natutunan ko, marami ako nakita mga Kristiyano, laging nasa verse 5. Ano magagawa ko? I caught nothing. I caught nothing. Malas. Tanong ko sa inyo, alam ba ni Pedro na may plano ang Diyos na verse 6 sa kanya during nung verse 5 niya? Si Pedro po, bago umalis yan sa bahay niya, parang si Ate Jernyo. Si Ate, Mrs. Ko,
Minsan, alis ako sa bahay, sabihin sa akin yan, sweetheart, ha, yung pambiling gatas, tsaka bayaran mo na yung kuryente, pati na rin yung tubig. Daan ka, bili ka ng bigas, tsaka konting grocery. Tsaka bili ka na rin ng konting ganyan. Ibili mo na rin ng ganun, tsaka ganun, tsaka ganun, tsaka ganun. Grabe, bago ako umalis, ang daming ganun eh. Pag may pera ka, mababayaran mo lahat, mabibili mo lahat. Kaya umaalis pa lang ako sa bahay namin, nung bago pa lang kami mag-asawa, Lord, tulungan mo po ako. Kaya lang, maghapon ka nga alis, and you caught nothing. Parang hindi ka makauwi. Kasi papauwi pa lang ako, nandun ako sa jeep, nakaganon ako. Tuwing didilat ako, nagkakaroon ako ng vision. Ang vision ko, si Ate Jernyo, gumaganon sa akin. In Jesus' name. Pagdilat ko, alam nyo, habang nasa jeep ako, sabi ko, sana matraffic. Sana matraffic para tumagal. Parang hindi, si, ganun nangyari kay Pedro. Hindi makauwi because I caught nothing. Yung mga binata dito, hindi nyo pa ito alam itong sinasabi ko. Pag kayo nag-asawa, tignan nyo na lang. Kaya piliin nyo yung asawa ninyo, yung walang daliri. Para pag gumanon, gumaganon-ganon lang. Kasi pag may daliri yan, yung iba dyan, pati paa, oo, di ba? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan dito, ha? May mga misis ba dito? Nako, yung mga misis, kilalang-kilala ko yan, ha? At ang, alam nyo, mga asawa natin, yan yung parang pangalawang banal na espiritu. Para mga Holy Spirit yan, pag naganyan yan, nakaka-convict. Yan talagang, Lord, gagawin ko po talaga. Bayaran mo kuryente, opo, opo, Lord. Yung todo conviction, di ba? Kaya tawag ko sa mga wife, ano yan eh? The second Holy Spirit. Pag nagsalita yan, makukonsensya ka talaga, makukonvict ka, talagang mag-o-obey ka. Amen? Sabi ko, alam nyo, ang mga lalaki, dapat mga conqueror yan. Lahat ng lalaki, conqueror. Eh, yung mga wife, pastor, eh yan, iba naman yan, mga more than conqueror yan. Bakit? Lahat ng na-conquer namin kinukuha. Pag nakakuha kami ng pera, dadating akin na yan. More than conqueror talaga. Diba? Yung mga babae, kaya mister, yung kung kayo'y conqueror, yung asawa mo, tingnan mo, patutunayan ko sa'yo. Yung mga binata dito, hallelujah. Pag kayo nag-asawa, yung kinukwento ko sa inyo, sasabihin nyo, tama pala si Bishop Puriel, no? Conqueror ako, itong asawa ko talagang more than conqueror. Kahit piso, hindi ako tiniran eh. Okay? Sa totoo lang, hindi biro ang buhay. Magkakaroon kayo ng mga difficulties, pero ini-encourage ko kayo. Kung kayo nahihirapan, isipin nyo ganito, perspective nyo. Huwag puro nuno sa punso. Huwag puro malas. Gawin nyo ganito, meron pa akong verse 6. Amen. Kung may problema ka man ngayon, huwag nyong igarahe yung utak nyo sa verse 5. Dapat makita ninyo na may paparating na verse 6. From zero, they will caught such a large numbers of fish. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi araw-araw zero. Hindi araw-araw may problema, hindi araw-araw may hirapan ka. Napansin ko, ang Panginoon, walang kaalam-alam si Pedro, na wala siyang huli, wala siyang kaalam-alam, na alam ni Lord. Ano ginawa ni Lord? Nagplano siya para yung zero ni Pedro ay hindi manatiling zero. Dahil pagdating ng verse 6, yung empty world niya, yung empty boats niya, makakaranas ng net-breaking boat sinking harvest. Ano kaya kung puro verse 5 lang ang isip mo? Hindi ba? Mawawalan ka ng pag-asa at di mo makikita na mayroong magandang plano. Remember this, you might not know this, that God is plotting something beautiful for your situation. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, mukhang may problema. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Hindi mo lang alam, sabi mo, may pinaplano sa'yo si Lord. Di ba si Pedro naguhugas lang ng net eh, oh? Pedro, pera nga ng bangka. Sige po.
Abay, nung hinirap niya yung bangka, nung sinole, nung kinuha, walang laman, nung isole, ayaw niya pa rin ang walang laman. Sabi ni Lord, bago ko ito isole, he caught nothing, bibigyan ko ito ng punong isda. Balikan niyo yung verse 5. Tignan niyo po, sana makuha niyo po ito. Okay? When you caught nothing, ano dapat ang gawin natin? Sa verse 5, ito, but because you say so. Ano sabi po dyan? First, he believed on the word. Okay? He believed on the word. How many among you, kahit may problem tayo, you still believe God? You still believe the word of God. Amen. Pangalawa, I will let down the nets. He believed on the word and he began to act on the word. Don't just believe the word, act on the word. Parang ganito, Pastor, yung cell group ko, ginawa ko na lahat ah. Hindi pa rin lumalago. But because you say so, Lord, still I will do it. Napansin ko, ang malakas magbigay ng transition sa life natin, yung kahit nahihirapan kayo, magtiwala kayo sa Diyos, maniwala pa rin kayo sa Diyos. At pag naniwala kayo sa Diyos, gawin ninyo yung pinagawa sa inyo ng Diyos. Huwag lang kayong manatili sa verse 5, maniwala kayo sa word at gawin nyo sa word, yung word. Magtataka kayo, lalabas yung verse 6. Because God has planned already, kaya kanya inuutusan. Mga kapatid, pag kayo nahihirapan, don't even think walang ginagawa ang Diyos. In fact, I should say, baka hindi mo lang alam sa likod mo. May pinaplano na, may inihahanda na, may pinaplat na si Lord na isang magandang pangyayari after ma-overcome mo ang verse 5. Mga kapatid, nakita ko ba mga tao, yung iba, nag-i-stay sa verse 5, yung iba naman, nakatingin na sa verse 6. Sino sa inyo rito, bago ako magwakas, nakatingin na kayo sa verse 6? May problema ba? Ha? Ganito, anong paano ugali ng mga taong may verse 6 mentality? Maganda yung perspective. Oh, kamusta? May huli? Wala kayong huli. Sabi mo, it's a miracle. Ano? It's a miracle. Bakit? Wala ka namang huli ah. Eh, verse 5 yung sinasabi mo. May verse 6 na. May verse 6 pa ako eh. Minsan, mga tao, hindi natin kayang sabihin yung mangyayari. Ang kaya lang natin sabihin yung nangyayari. Pero huwag niyong kalimutan, merong mangyayari kahit wala pang nangyayari. Sino na kaya mag-isip ng ganon? Ha? May huli ka? It's a miracle. Walang ganyan, no? Yung, kamusta ang finances? It's a miracle. O, kamusta yung nililigawan mo? It's a miracle. Bakit? Grabe, 17 bad, ano na ako, 17 na akong ano, lagi na lang akong hindi tinatanggap, lagi na lang ako binabasted 17 times. But sabi mo, it's a miracle because tomorrow the Lord will do something. Grabe, nagkaroon ng pag-asa. Naranasan ko kasi yan eh. Nung liligaw kaya din yan, puro busted eh. Pero sabi ko, tomorrow is my game. Tama, sino sa inyo may pag-asa sa tomorrow? Taas yung kamay. Your verse 6 is coming. Amen? Your verse 6 is coming. Sabi mo sa katabi mo, your verse 6 is coming. Sabi mo, don't stay on verse 5. Paglabas nyo dito, maglalabas kayo, may makikita kayo mga kaibigan, encourage nyo, brother, may verse 6 ha, may verse 6. May verse 6 tayo, may verse 6. Kasi iba naka verse 5. Madali na mukha pa lang, mukhang verse 5 na eh. Meron ba kayong katabing mukhang verse 5? Yung lahat ng katabi niyong mukhang verse 5, yan yung nagsasabing, I caught nothing. Huwag yung malungkot, merong verse 6. Amen. Sino rito yung masaya na merong verse 6 pala sa buhay natin? Tama? Amen. Ulitin ko, walang kaalam-alamang mamang si Pedro, I work hard all night and I caught nothing. Pero sabi ni Lord, sige na, bato mo na ulit. I have a plan for you. Buburahin ko yung verse 5 mo. Tignan mo, mamaya makakalimutan mo yan. Bakit, Lord? Manguhuli tayo ng isda. Halika, sumama ka sa akin. Sige na, tumawid ka na doon. Manguhuli tayo ng isda. At alam niyo po, si Pedro, sabi niya, Lord, because you say so, I will let down the nets.
He believe on the word and he act on the word. Ganyan pala dapat ang ginagawa natin. Maniwala tayo sa salita ng Diyos at gawin natin yung sinasabi ng Diyos. Sino gustong yumaman taas yung kamay? Kaya mong maniwala? Kaya mong gawin yung pinagagawa sa'yo? Ha? Sabi mo nung isa, Lord, yayaman ako. Ano gagawin mo? Wala. Ay, hindi ka yayaman. Believe on the word and you act on the word. Why? Faith without work is dead. Amen. Pwede ba tumayo tayo lahat? Hallelujah. I want you to receive the word of God this morning or this afternoon and begin to act on what you believe. Nag-preach po ako kahapon sa mga pastor, sabi ko sa kanila, if you can't believe it, you can't behave it. Let me repeat. If you can't believe it, you can't behave it. You can never act on something that you don't believe. Sino dito naniniwala may verse 6 na paparating sa buhay mo? Ha, sino dito nakikita magkakaroon ka ng malaking harvest? Yes, dumadaan ka lang ng problema, pero lalagpasan ko to. Magkakaroon ako ng matinding blessing kay Lord. Huwag kayong susuko, huwag kayong aayaw. It's part of the life. Part ng life po natin yan. May mahihirapan, pero may nakabang na verse 6 sa atin. Sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo lang alam, meron ang inihandang plano sa iyo ang Panginoon. Amen? Sino rito yung gusto mong ipagkatiwala ang kalagayan ng buhay mo sa Panginoon? I want you to trust God this afternoon. Amen? And trust everything into His hand. Ano mang scary, nakakatakot, pangit na kalagayan mo, pagkatiwala mo kay Lord. Dumadaan ka lang sa verse 5. Pero one day, verse 6 is coming upon your life. Amen? And I tell you, pag dumating yung verse 6 sa iyo, it's a net breaking boat sinking harvest for your life. Amen? Why don't we believe that word this afternoon? Amen? Lord, salamat sa tanghaling ito that you have promised us, Lord, that whatever impossible with men is always possible with God. Nothing is too difficult for you. Lord, sa mga problem at situations namin like this verse 5, Lord, thank you because every time we receive your promise, we receive your word, Lord, we could rely, we could believe, and we could even act upon it, Lord. So today, Lord, may you stir our hearts. Take away every fear, every doubts in our heart. But Lord, I pray that you would replace it with faith and full understanding and knowledge of your Son. That today, God, with the fear of the Lord, wisdom will come upon us, Lord. Samahan mo ang bawat isang nag-struggle, na may problema ngayon about the life, believing that one day, verse 6 will be happening upon us, Lord. Salamat sa tanghaling ito, Ama, sa pagtulong mo sa amin at pagbiyaya. Tatanggihin namin ang iyong mga salita, aming gagawin upang aming mapagandaan ang verse 6 sa aming mga buhay. Salamat, Ama, na hindi kami uuwing empty boats, Lord. Lord, hindi kami uuwing nanghihinayang bagkos matutuwa kami't magagalak na meron kang pagpapalang binigay para sa amin. Purihin ang iyong pangalan, Ama. Niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.